Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang Aralin 6, Matalinong Pangangalap ng Impormasyon na may subtopic na Computer File System, Web Browser at Search Engine. Tara at simulan na natin! Layunin, nagagamit ang Computer File System. Nagagamit ang web browser at ang basic features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon. Tingnan ang nasa larawan. Ano-ano kaya ang mga ito? Tama! Ito ang CD-ROM or DVD-ROM. Ito naman ang flash drive. Ito ang memory card. At ito naman ay ang files in documents na makikita sa laptop or desktop. Ang mga kagamitan na ito ang ginagamit sa computer file system. Computer file system. Ito ay ang pagsasaayos ng files at datos sa computer sa paraan na madali itong mahanap at ma-access. Ang mga hard disk, CD-ROM or DVD-ROM, flash drives at iba pa na nakita nyo kanina sa larawan ay mga storage devices o imbakan na maaaring gamitin upang maingatan ang kopya ng mga files. So, ano ang laman ng computer file system? Mga soft copy ng files ang inaayos at iniimbak sa computer file system. So, merong dalawang uri ng files. Una ay ang soft copy at pangalawa ay ang hard copy. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Ang soft copy, ito ang mga elektronikong files na mabubuksan gamit ang computer at application software. Maaari itong maging Word document, spreadsheets or Microsoft Excel, presentation o PowerPoint presentation, mga litrato at mga audio or video files. Samantalang ang hard copy, ito ang dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel. So, kadalasan ito yung mga nahahawakan natin. Lahat ng files sa ating computer ay may file name. Ang file name ay ang pangalan na ginagamit upang madaling malaman ang isang computer file na nakasave sa computer. Ang mga file ay maaaring isave sa mga folder at subfolder. Lahat ng file name ay mayroong computer file address. So, ano nga ba ito? So, ang computer file address ay ang kumpletong pathway kung saan makikita ang nakasave na file. Tingnan ang nasa larawan. Ito ang halimbawa ng computer file system address. So, narito ang mga bahagi nito. Ito ay ang device. Ang device ang hardware kung saan nakasave ang iyong file. Ito naman ang directory o folder. Ito ay particular na lalagyan ng mga files. Dito mo maaaring ayusin at pagsamasamahin ang mga magkakatulad na file. Ito naman ang tinatawag nating file name. Ito ang pangalan ng isang computer file. At ito, pagkatapos ng period or tuldok, ang tinatawag nating file extension. Tumutukoy sa uri ng computer file. So, halimbawa, Microsoft Word, Microsoft Excel, or Microsoft PowerPoint. Ngayon naman, tingnan ang nasa larawan. Ano-ano ang mga ito? Nakakita o nakagamit ka na ba nito? Tama! Ang mga ito ang tinatawag nating ang web browser. Web browser, ito ay isang computer software na ginagamit upang maghanap at makapunta sa iba't ibang websites.
So, narito ang mga iba't ibang web browser na ginagamit natin. So, una, Internet Explorer. Ito ay isa sa mga popular na web browser ngayon mula sa Microsoft Corporation. Ito ay unang ginamit noong 1995. 2. Mozilla Firefox. Ito ay isa ring popular na web browser na maaaring gamitin ng libre. 3. Google Chrome. Ito ay isa pang libreng browser na inilabas noong 2008. Sa kasalukuyan, ito ang mas ginagamit ng karamihan. Ngayon naman, tingnan ang larawan sa ibaba. Ipinapakita dito ang mga bahagi ng isang web browser. So, unahin natin ang tab name. Ang tab name, dito mababasa ang pangalan ng kasalukuyang bukas na website or kung ano yung binuksan mo para mag-search. Kung nais isara ang tab, i-click lamang ang X button sa gilid ng tab. Ito naman ang new tab. Ang new tab o yung plus sign dito, i-click lamang ito kung nais magkaroon ng panibagong tab kung saan maaaring magbukas ng bagong website. Ito naman ang navigation buttons. I-click ang back button para bumalik sa web pages na naunang binisita. I-click ang forward button kung nais balikan ang web pages na pinakahuling binisita. O, i-click ang reload button kung nais na muling i-update ang website sa browser. Ito naman ang address bar. Dito, maaaring i-type ang address ng isang website na gustong tingnan. Ang website address ang tumutukoy kung saan mahahanap ang isang website. So, isang halimbawa ng website address ay ang www.google.com. Ito naman ang window buttons. So, i-click ang minimize button kung nais itago ang browser window ng pansamantala. I-click ang restore or maximize button kung nais baguhin ang sukat ng window. I-click ang close button kung nais isara ang browser window. Ito naman ang bookmark. I-click itong hugis between na button para i-save ang address ng website. Sa ganitong paraan, madali itong mababalikan sa susunod na kailangan itong buksang muli. Itong tatlong tuldok naman na makikita sa gilid ang tinatawag nating Customize and Control Google. Dito makikita ang iba't ibang options at commands upang baguhin ang kasalukuyang settings ng browser. Itong team na gray naman dito sa gilid ang tinatawag nating scroll bar. So ito ay idinadrag pataas o pababa upang makita ang kabuuan ng isang web page sa browser window. Itong malaking space naman na ito ang tinatawag nating display window. Ito ang pinakamalaking bahagi ng browser na nagpapakita ng piniling website. Ngayon naman, tingnan ang nasa larawan. Ano-ano ang mga ito? Tama! Ang mga ito ay ilan lamang sa halimbawa ng search engine. Search engine, ito ay isang software na ginagamit sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Ang makikita mo sa larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng kilalang search engine. Kung ikaw ay magsasaliksik gamit ang internet, isang mahalagang kasanayan ang paggamit ng search engines. Napakadali lamang itong gamitin dahil itatype mo lamang dito kung ano yung mga bagay na iyong isi-search. So mga bata, tandaan, ang computer file system ay ang pagsasaayos ng file sa computer sa paraan na madali itong mahanap at ma-access.
Ang web browser ay isang computer software na ginagamit upang ma-access ang mga websites. Ang sumusunod ay ilan sa mga kilalang web browser na maaaring gamitin: Google Chrome, Internet Explorer at Mozilla Firefox. Ilan sa mga halimbawa ng search engine naman ay ang Yahoo, Google at Bing. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!